na maalam ang isa sa ating mga ugly birds, nakalulungkot man mga lodi, pero gusto kong mapanood ninyo ito para sa mga alaga ninyo huwag mangyari mga lods. Magandang araw sa inyo mga lodi, mga tropa. Araw ng Miyerkules ngayon, itong kondisyon ng mga ugly birds natin, yung pito dyan na tinetraining natin. Kung maaalala ninyo sa nakaraan kong vlog, ipinakita ko sa inyo yung isa na white feather ay tinamaan ng one eye cold. Siya ang nagdala ng one eye cold dito sa mga ugly birds natin. Marami na ang nahawa. Ibinalik ko na sa flyer slope yung sa tingin ko ay nakarecover na. Pero hindi pa pala mga lodi, nadadagdagan pa. Kung maaalala ninyo mga lodi ay 6 ang mga nasa quarantine section natin. Pero binalik ko na yung iba dyan, yung 3. 3 na lang ang naroon sa quarantine section. Pero marami pa ang sa tingin ko ay nahawa katulad nito. Nahawa siya mga lodi, singkit na yung mata niya. Pang south din natin yan, tinetraining natin. Nadagdagan uli ng 3 mga lodi yung unang checkered, yung black check na nakita ninyo. Yun ang bagong nahawa natin. 4 na lang ang walang sakit sa mga tinetraining natin na pang south sana natin. Nabigla na lang ako sa isang ibon natin. Young bird siya mga lodi. Kakaturo pa lang natin, butcher na sana natin. Ang hirap paramihin ng lahi nito mga lods. Iisa na lang ang naiiwan sa akin na lahi niya. Ayan siya mga lodi, tumuka pa siya kahapon. Pero ngayon, wala na mga lods. Bigla siyang dumapa. Nakalulungkot man, pero ginawa na natin ng lahat. Yan namang kasama niya, ganun din. Ito ang nagdala ng one eye cold sa ating mga ugly birds, yung white feather na tinetraining natin sa south. Ayan siya mga lodi, inilabas ko na, ililibing ko na siya, nakalulungkot man. Pero sa atin na mga nag-aalaga ng ibon mga lods, pagka nakakita kayo ng one eye cold, seryosohin ninyo. Ito nga, lahat na ginawa ko pero tumapa pa rin. Kaya sa sobrang kalungkutan ko mga lodi, pinawalan ko na lahat, pati yung dalawang naiwan sa quarantine. Naglipara naman sila, kaya lang dumapo agad yung dalawa na mayroong sakit. Bahala nang magkahawa-hawa sila mga lods, pero hindi ko matiis yung mga naiiwan dun sa quarantine section na gustong-gusto nilang lumabas. Malakas-lakas pa yung isang checkered na kasama nung namatay na nakita ninyo. Ayan siya mga lodi. Pero nung pagdating niya sa flyer slope natin, ayan, natutulog na lang siya mga lods. Hindi ko alam kung makakasurvive pa yan. Pero mukhang hindi na mga lodi. Kahapon lang ang lakas-lakas pa niyang kumain. Bigla na lang namaga at nagluha ng matindi ang kanyang mga mata. Pinagsama-sama ko na sila mga lodi dahil hindi na talaga mapipigil ang magkakahawa-hawa din sila. Nakakaawa naman yung mga naroon sa quarantine section natin na gustong-gusto nilang makawala. Meron silang kalayaan dito kung gusto nilang lumipad o rumonda. Binubuksan ko yung ating trapdoor. Kung ayaw nila, okay lang yun mga lods dahil may karamdaman sila. Walang horsefly na nangyari o walang pilitan. Kung sakasakaling huling mga araw na nila ito, maligaya naman ang mga huling araw nila katulad nitong black check na ito. Galing yan sa Paete, Laguna nung umuwi siya. Mga 2 araw nagkagayo na siya. Eto na nga mga lodi, pagkalipas lang ng 3 oras, namatay na yung checkered na binabanggit ko sa inyo. 2 na ang dumadapa sa mga ugly birds natin. Sana naman itong mga natira dito, wala nang maaawit sa kanila. Ganito din ang nangyari sa iba kong mga kaibigan sa club. Ang totoo, mas marami pa yung namatay na mga ibon sa kanila. Pero sana wag na madagdagan. Nagtanong din ako kung anong ibinibigay nila. Dosilak daw mga lodi. Yun din ang ipinaiinom ko sa mga ugly birds na ito. Gumaling naman yung ilan. Kitang-kita ninyo, ayan, yung mga young bird na yan. Nung mga unang tinamaan sila ng one eye cold, nagluhaan kanilang mga mata na maga at parang ayaw nang kumain. Pero nakarecover sila mga lodi. Dosilak ang ibinibigay natin sa tubig nila. Sinusubuan din natin ng victory pills at ng multivitamins. Kaya ng sinasabi ko sa inyo, itong 2, ayaw nilang lumipad. Hindi ko sila pinipilit na lumabas. Yan, nararamdaman siguro ng mga yan. Kaya ayaw nilang lumipad. 11 na lang ang ating mga flyers, mga lodi. Meron pa tayong 2 inakay na
hindi natin mailagay dito dahil baka maawit. Bahala nang tumanda yung mga yon, sayang. O tatlo pala sila mga lodi, ayun pa yung isang blue bar, yung netoy line natin, ayaw niyang lumabas. Kaya ayan, ito yung black check na ayaw rumonda. Ito ang dahilan mga lodi kaya hindi tayo nagload nung araw ng Miyerkules. Ang training sana nila ay sa Laguna ulit, sa Lumban, Laguna mga lodi. Pwede pa sana tayong magkarga yung apat na walang sakit dyan. Pero nangangamba ako dahil tuloy-tuloy na ina-antibiotiko sila. Baka meron na silang maramdaman sa katawan nila at hindi pa sila makauwi. Pinag-iisipan naman natin mga lodi kung maglo-load tayo ngayong araw ng Sabado. Ayan, nagbukod na naman ulit ako. Southbird din niya, tinetraining natin. Dahil mukhang lumala ang kondisyon niya pero maganda naman ang kanyang katawan. Dito ko natatapusin ang vlog na ito mga lodi. Maraming salamat sa panunod ninyo. Pero bago ko tapusin ay ipapakita ko sa inyo ang ginawa nating pag-unwind dahil sa lungkot na naranasan natin noong namaalam yung dalawa nating ugly birds. Nagpunta tayo dito sa San Juan City Grounds. Ayan, sa San Juan City Hall ito, sa parking lot nila. Ginawa nilang tiyanggian mga lodi. Time check muna tayo mga lodi, 6:20 na ng gabi, araw ng Biyernes. Bago natin tapusin yung vlog, dito naman sa magandang tanawin, sana malimutan na natin yung lungkot na naramdaman natin dahil sa pagkawala ng dalawang ugly birds natin. Ayan dyan mga lodi, maraming pagkain na binebenta dyan na pwede ninyong kain kung gusto ninyong maghapunan. Dyan na kayong maghapunan. Eto naman kung gusto ninyong mag-exercise, open pa rin ang grounds yan hanggang alas 8 ng gabi. Salamat muli sa inyo mga lodi. Sa susunod, abangan ninyo kung maglo-load tayo sa training. Ibablog ko uli yun sa Laguna na naman ulit. Maraming salamat sa inyo. Bye!